Good morning, cool friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Introducing my new Q-Stick Bot. So this is by Nimrod Senisa, courtesy of Sir Nimrod. So ang ganda po ng pagkakatapos, very clean, minimalist ang style na pinagawa ko po. So mamaya makikita niyo yung finished product and of course yung proseso kung paano po ito ginawa. So kung di, sa mga hindi po nakakakilala kay Sir Nimrod, siya po ang one of the best Q artist and Q-maker and Q-repair here in the Philippines. So mostly po lahat ng champions siya po ang takbuhan. Like the RoboCop, Dennis Orculio, Black Tiger, Carlo Biado, si The Bull, Jeff De Luna, Centeno, Cheska, Johan Chua, and Anton Raga, Amit, Ignacio, Alcano, Magpantay, Efren, and many more. So hindi ko lang ho nakuha yung pictures like si Levan Cortesa and the others. So kung titingnan nyo yung finished product, ayan po. So sa malayo, siya ay kulay black. Naka lizard screen po siya. Pero kung titingnan nyo na malapitan, ang ginamit pong kahoy dyan ay curly. Curly wood. Ayan po, kitang-kita nyo yung curly wood, yung parang siyang tiger. Yan, dyan po yung kanyang signature. So, sobrang kapal po ng coating niya. Kaya pag malapitan sa totoong sa reality, makikita niyo yung bot ay napaka classic ang dating. Panghalatang pang-edad matanda. Ano, pero ang ganda po, maganda siya. Minimalist ang design niya. Ayun. Para siyang blue-gray lalo na pag nasipatan ang ilaw. So, ang ganda niya, linis, tingnan, minimalist ang style, wala masyadong cheche-bureche. Simple lang yung ring niya, naka-lizard skin. So, mga dami po siyang prosesong dinaanan, medyo matagal din po nagawa. Unang-una, yung coating, yung, what do you call this, yung paglagay ng pin, paglagay ng wrap, yung forearm niya, parang tatlong bali po yata itong bat na to. So, yung, ilang coating siya. Ang ginamit po dito ni June, yung kanyang assistant, ay imported coating. At ilang patong po yung ginawa niya para mas maganda at mukhang makapal siya. So without much ado, ito po yung first step na ginawa dun sa bat. First is yung coating. Ayun po siya yung color black na nakasabit. So ilang weeks po yan, pinatuyo syempre at sinandpaper, tapos pinatungan ulit. So ilang coating po yan para at least maganda ang kalabasan at glossy na glossy. So very high quality, in terms of quality, I mean, ay napaka perfectionist po gumawa si Sir Nimrod. So ayaw po na ng barabarabay na paggawa. So pag hindi po maganda yung pagkakagawa, inuulit po niya at ilang beses dyan at sinicheck kung tama ba yung pagkakabit niya o pantay na pantay pa. So ayan po si Sir Nimrod. So he's a very humble, very jolly. So masayahin tao po yan si Sir Nimrod. Babait na tao po. Ayan. So kissable lips. Okay. So ayan. So next step is nalagyan na po ng adhesive yung pagkakapitan noong wrapped. So naka lizard screen po. Actually po, more or less estimation, itong simple minimalist bat na ito ay umaabot po ng nagre-range po ng mga nasa 6,000 to 8,000. Ayan po. So hindi ko lang alam ang presyo, kayo nang bahalang tumuklas kay Sir Nimrod.
lalagay ko po yung description tsaka yung FB channel ano niya link. So ito pong next process na to ay kinakabitan na po siya ng extension. For extension, nakaabang po for extension. Yan. Sigurado sira na naman ang pulso ni Sir Nimrod, kaya patatalo na naman namin siya pag naglaro kami. Yan. Yan ang ayaw na ayaw niya. Kasi siraan, kailangan puyasahin, magpupuyasa yung kanyang kamay doon eh, pag nag-roscas. Ayun. So I think yung itong binubutasan na to is for the ano na po ito, for the pin. So radial pin po ang pinalagay ko. Kasi ito po ay abang doon sa aking 314. Para at least, the reason why po pala ito ay black at plain at minimalist is para umangat. Ayan, inakabit na. Para angat na angat po yung kulay ng 314. Na ma-emphasize. At saka yung lizard screen. So ito po, check niya kung tuwid. Ayan, kung tuwid ba siya, kung naka-align ba siya. Sa mga magagaling na cue artist po, cue maker, so sa tingin pa lang po alam na kung tuwid o hindi, kung may diferensya. Ayan, so nice, congratulations, thank you Sir Nimrod, isa kang alamat. Alright, pwede na po itong i-test it mamaya. Okay, so yung mga inlays, may mga inlays, alam ko po, hindi ko alam ang presyo. So siguro mas mataas sa 8,000, nag-range siya ng mga 10,000. Kasi mahirap pong gawin yung inlays at matagal. So there is the finished product. Yan, so again, pakita ko po, napakaganda. Kung yung sa lizard skin, din nyo makikita yung ugpungan. Sa iba kasi pag nagpagawa kayo, kita nyo yung rugby, kita nyo nakaangat. So may matatouch kayong sobra. Ito po, wala. So parang ginawa siya sa machine. Ayan. So thank you so much sa mga nanood. Sana may natutunan tayo for today. At sa lahat po ng magpapagawa, iiwan ko po yung link sa ibaba kung saan makukontak si Sir Nimrod, the best cue maker here in the Philippines. So nowadays, so lahat ng champion sa kanya po nagpapagawa. Okay, so thank you once again. Don't forget to subscribe in my channel and please like this video. At ibibigay niya po yung shot nito and abangan niyo po yung test hit kung paano performance doong NC2 shaft by Nimrod Senisa. Thank you.